Praise God! Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Bawat araw ay puno ng pag-ibig sapagkat si Jesus ay kasama sa umagang kay ganda. Ako po si Pastor Jericho Ong, ang inyong devotional leader sa araw na ito. Mapagpalang umaga, bawat araw ay puno ng pag-asa. Si Jesus ay kasama, pananalangin at pagsamba. Si Jesus ay kasama sa umaga ay ganda. Purihin natin ang Panginoon. Mga kapatid, magandang umaga po. Batiin natin ang ating mga kaibigan kasama sa iglesia, mga kapatid sa pananampalataya na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, December 30. Happy birthday po kay Kuya Reiner Puno. Praise the Lord, Kuya, pagpalain ka ng Diyos ng mahabang buhay at mabuting kalusugan. Happy birthday kay kapatid na Riza Luterio, Jessa Luterio, Rachel Esponilla, at kay kapatid na Marjorie de la Cruz at Don Carzula. Maligayang kaarawan sa inyong lahat, mga kapatid, ang aking panalangin. Dagdagan ng Diyos ng marami pang taon ang inyong buhay. Patuloy kayong maging matagumpay. Masagana ang inyong buhay. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, ang aawit sa atin sa araw na ito ay ang ating Knox Virtual Choir. Pakinggan natin ang napakagandang awiting ito. Thank you.
Praise God! Hallelujah! Grabe! Napakaganda ng awiting ating narinig. Purihin natin ang Panginoon at patuloy na ang ating puso ay talagang nagagalak sapagkat ang Panginoong buhay, ang Panginoong isinilang 2,000 taon na ang nakaraan ay patuloy na nagpapakahayag sa atin at nagdadala ng kagalakang walang hanggan. Amen! Mga kapatid, ngayon po ay December 30. Kaya bukas ay December 31, ipagdiriwang na natin sa ating gabi ang panibagong taon. Ayan, kaya ako'y nagpapasalamat dahil ang ating daily morning devotion ay nagpapatuloy. Nagpasimula ito sa panahon ng pandemya, almost 2 years. Ngayon ay nagpapatuloy pa rin. Amen! Talagang buhay na buhay ang Diyos sa ating mga buhay. Ang ating devotion sa umagang ito ay matatagpuan natin. Maraming nagsasabing mga mananampalataya, ito daw ang pinakapuso ng salita ng Diyos. Ito ang tunay na kahulugan ng pagdating ng bugtong na anak ng Diyos 2,000 years ago. Sa aklat ng Juan, Kabanata 3, talatang 16 at 17. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Amen! Glory to God!
Mga kapatid, napakagandang alalahanin ang mga talatang ito. Ako'y naniniwala talagang ito ang pinakabuod ng buong banal na kasulatan. Ito ang pinakadiwa. Ito, mga kapatid, ang pinakapuso ng buong banal na kasulatan. Sapagkat ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong, ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin na mga makasalanan. Para sa atin na punong-puno ng kahinaan at pagkukulang. Para sa atin na lugmok sa karumihan. Para sa atin na talagang wala ng kapag-apag-asa. Madalas kong sinasabi, ang tao ay parang isang jet, bumubulusok, mabilis na bumubulusok papuntang dagat-dagatang apoy. Patungo sa walang hanggang kaparusahan, patungo sa walang hanggang paghihirap, patungo sa walang hanggang kalungkutan. Yan ang tao. Yan ka, kapatid. Yan din ako. Tayo'y isang jet na mabilis na bumubulusok patungong impyerno. Subalit, salamat sa Diyos! Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Sapagkat ang Diyos ay hindi niya ipinahintulot na ang kanyang obra maestra, tayo na mga tao, ang kanyang nilikhang kawangis at kalarawan ay mapunta lamang sa walang hanggang paghihirap. Gusto kong i-internalize mo yan, kapatid. Gusto kong magsing-ing mabuti yan sa isip mo, sa puso mo. Wala ka ng kapag-apag-asa. Wala na tayong ano pa mang magagawa. Sapagkat sa ganang lakas natin, sa ganang karunungan natin, sa ganang kakayahan natin, sa ganang kayamanan natin, hindi tayo maililigtas ng mga bagay na yan patungo sa impyerno. Ang Diyos pa rin ang unang humakbang. Ang Diyos pa rin ang unang nagpadama sa iyo at sa akin ng pag-ibig. Ang Diyos pa rin ang unang naghandog ng pag-asa sa ating lahat. Ako'y naiiyak sapagkat damang-dama ko ang katotohanan ito. Wala na akong kapag-apag-asa. Subalit dahil sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos, dahil sa unlimited na love ng Diyos, dahil sa immeasurable na pagmamahal niya, dahil sa hindi masayod na pagtingin ng Diyos sa iyo at sa akin, ang kanyang kaisa-isa, ang kanyang bugtong na anak, ay ipinagkaloob para sa atin. Alam naman natin ang pangyayari. Si Kristo'y naparito upang iligtas ang buong sangkatauhan. Kasama tayo dyan na mga makasalanan. Ang sinabi ng talata, ang sumampalataya sa Panginoong Hesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen! Ang sumampalataya sa kaisa-isa at bugtong na anak ng Diyos, hindi na siya mawawala ng pag-asa. Sapagkat ang pag-asa niya
ay nakasalig sa buhay na Panginoon. Ang pag-asa natin ay na kay Kristo na ating tagapagligtas. Kaya nga, may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Tayo na mga sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, si Jesus Kristo. Nais ko na ibigay ng diin ang sumunod na sinabi ng talata. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan at parusahan ang sanlibutan. Amen! Mga kapatid, ang dala ng Panginoong Hesukristo sa iyo, sa pamilya mo, sa buong sambahayan natin ay pag-asa. Pag-asa na sa gitna ng ating mga pagkukulang. Pag-asa na sa kabila ng kaguluhang nangyayari. Pag-asa na sa gitna ng mga salot na virus na ito na nananalasa sa ating mundo. Pag-asa na sa gitna ng iba't ibang sakuna, kalamidad at matitinding hagupit ng kalikasan. Pag-asa na sa gitna ng lahat ng ito, ang Panginoon na isinilang 2,000 taon na mahigit ang nakaraan, minamahal niya tayong lubos at hindi siya papayag na tayo'y tuluyang mapahamak. Amen! Hindi papayag si Jesucristo, ang ating Panginoon, na tayo ng mga sumasampalataya sa Kanya'y tuluyang malupig, tuluyang matalo. Tayo ay Kanyang ililigtas. Ang sabi ng Biblia, hindi tayo parurusahan ng Panginoon. Kapag tayo'y sumampalataya sa Kanya, isinalig ang ating pag-asa sa Kanya, isinalig ang ating buhay sa Kanya, tayo'y pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Buhay na mapayapa, buhay na matagumpay, buhay na pinagpala ng Diyos. Grabe, mga kapatid. Kaya nga, bago magbago ng taon, always remember, Jesus, the Son of the Living God, loves you so much. Jesus, the Son of the Living God, is your living hope in the midst of different crises in life. Kaya mga kapatid, bago mag 2022, lagi mong tatandaan, mabuti ang Panginoon. Anuman ang kakaharapin natin sa taong darating, anuman ang hindi magagandang mangyayari sa taong darating, remember, Jesus loves you so much. At yung lagi ninyong naririnig, walang makapaghihiwalay sa'yo sa pagmamahal ng Diyos. Walang makapaghihiwalay sa pamilya mo sa pag-ibig ni Jesucristo. Kahit anong mangyari, kahit anong maganap, kahit anong dumating na pagsubok, mananaig at mananaig ang pagmamahal ni Jesucristo sa iyo at sa iyong sambayan. Kaya ang pag-asa sa darating na taon ay laging na kay Kristo. Huwag tayong umasa sa mga bagay na material, sa mga bagay na temporal, sa mga bagay na hindi natin mapanghahawakan. Lahat yan ay hindi tayo maililigtas. Ang isinilang na Panginoon ang lagi nating pagtiwalaan. Ang isinilang na tagapagligtas ang ating laging asahan sapagkat siya ang tunay na nagmamahal sa atin. Mga kapatid, last na gusto kong bigyan ng diin sa umagang ito. Ang sabi ng talata,
Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Amen! Tayo ay may kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Tayo ay may katiyakan ng buhay sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Tayo ay may katiyakan ng pag-asa sapagkat ang buhay natin ay isinalig natin sa Diyos ng pag-asa, sa Diyos na kailanman ang pag-ibig ay hindi lumilipas at hindi kumukupas. Naalala ko yung awitin, lumilipas, kumukupas ang bawat yugto ng buhay. Subalit, ang pag-asang dala ng Panginoong Hesukristo sa iyo at sa iyong pamilya, ang pag-ibig na dala ng Panginoong Hesus sa buong sambahayan mo ay hindi lumilipas, hindi kumukupas. Sa halip, anong sabi ng Bible? They are new every morning. Ang pag-ibig ni Jesucristo, ang katapatan ng Diyos sa iyo ay laging sariwa bawat araw. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin nananatili ngayon, bukas at magpakailanman. Kaya naman, kahit ano ang kakaharapin natin sa bagong taong darating, panatag ang buhay, payapa ang buhay, may kagalakan pa rin sapagkat ang ating pag-asa, ang pundasyon ng ating pananampalataya ay walang iba, kundi ang Diyos na nagmamahal sa atin ng lubos, ang Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Nais kong tapusin ang debosyong ito sa mensahe ng awit na ating narinig. Anong mensahe ng awit na ating narinig mula sa ating NAX UMC Virtual Choir? Joy to the world! The Lord has come! Magalak tayo, mga kapatid, sapagkat ang tagapagligtas na nagdala ng pag-asa ay sumasa atin noon, ngayon, at magpakailanman. Do not be afraid, for the Lord is with you no matter what happened. Do not be afraid, for the Lord is with you in the year 2022. At hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Yan ang pangako niya sa mga sumasampalataya sa kanya ng may katapatan. Amen! Amen! Tayo ay manalangin, mga kapatid. Panginoong Diyos, napakaligaya, napakasarap ang buhay sa piling mo. Sapagkat sa piling mo'y wala ng kaguluhan. Panginoon, kapiling ka namin every day ng aming buhay. God is with us. Yan ang mensahe ng Pasko. Ang Diyos ay sumasa amin. Thank you, Lord, sapagkat every day ng aming buhay, kasama ka namin, at dahil kasama ka namin, bawat araw, may kapanatagan, may kapayapaan, may pag-ibig, may pag-asa. At walang anumang bagay noon, ngayon at sa darating na panahon ang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pagmamahal. Panginoon, dinadalangin ko po ang lahat ng mga nakikinig at nanonood ng debosyong ito. Saan mang panig ng mundo naroroon sila, pagpalay mo ang kanilang buhay, gabayan at ingatan mo sila bawat panahon. Huwag mo po silang pababayaan. At sa taong darating, year 2022, blessings, victory, prosperity, in the name of Jesus. Amen. 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 Mga kapatid, Happy New Year. God bless us all. Lagi nating tatandaan, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon.
Amen.